So, good morning sa inyong lahat mga ka-team, no? Magtrabaho tayo araw ngayon ng Linggo. So, ngayon ako lang mag-isa na magtrabaho. So ang gagawin natin ay maglagay ng door jamb dito sa CR. So yung door jamb hindi pa nakarating dito, andun pa sa baba. So kukunin ko muna doon. Maglakad lang ako kasi hindi kaya imotor yung ano niya. Kasi ako lang mag-isa. So ang gagawin ngayon ang pagkabitan natin ng door jam. At pagkatapos ng door jam ay maglagay tayo ng pasyabor doon sa taas. Yun. Maglagay tayo ng pasyabor hanggang dulo. Kung makaya pa natin ay lagyan natin yung dito sa gilid. Ano? Nagdepende na lang sa ating oras mamaya kung hindi pa tayo magabihan. So, ang oras ngayon ay 8:30. So, medyo marami video na rin kasi bago ako pumunta dito ay kanina ng umaga ay sumamba muna ako, tapos lang sumamba ay nagsaing pa sa ang umaga na kain, diba? So dahil ako lang mag-isa ngayon, wala akong maiisip na ano eh, hindi magtrabaho. Diba? Diba? Maganda na sa tingnan pag may bubong na nakalagay. Ito sana mas mauna sana to na malagyan ng bubong, kaso lang yun nga may nadagdag doon sa likod, kaya ito pa nahuli. Yan, sabagay tapos naman yan. So ang kulang na yan ay gutter at saka pasibod. Yun ang gagawin ko ngayon. Kaya lang, itong pasyaboard ay parang kukulangin na to. Ay hindi, parang sakto pa. Kasi apat lang ang may matira ditong apat. Tapos nag-extend ng 120. O di. Okay pa yung hardiplex natin. So ito yung mga gamit ko na kailangan kong gamitin, yung welding. Kasi yung itong welding magagamit ko rin mamaya yan. Pagkatapos ko nang maikabit yung pasyaboard dun sa likuran. Lagyan ko ng tubular yung CR para malatagan na rin ng spar lens. Yung spar lens natin ay kulang na naman kasi ang natira na parlens doon ay isa na lang kasi nagagamit doon sa taas eh, kaya kulang ulit, kaya mag-order na naman tayo para dyan sa CR. Yan.
So ito yung gamit natin na edger, barina, tsaka welding. So ngayon, kukunin muna natin yung door jam sa baba. Maglakad lang tayo. Kasi hindi siya pwede i-motor. Sayang, hindi ko na pag-isipan kahapon na ipadala na lang sana mga kasama ko para hindi na kumangalapan sana. Pero yun, trabaho din yun. Kasi ito na yung pinaka-snack natin. Wala tayong dalang itak. Ito yung gagamitin natin. So hindi natin nakuha yung door jam kasi walang tao dun sa bodega, parang nagsimba ata. Kaya ang gagawin natin ngayon, maglagay lang ako ng pasya board. Tapos mamaya siguro kung may tao na doon sa bodega ay saka ko lang ikabit mamayang hapon lang siguro. Tapos pagkatapos dito sa harapan kasi yung doon sa kilid medyo mahirapan ako pagkabit kung ako lang mag isa dito sa kilid eh. Okay lang siguro kung merong scaffold. Wala, dito lang sa harapan ang aking lagyan. Tapos yung CR lagyan ko ng tubular para sa kanyang bali, yun na yung pinaka king post. Nandun na lang ipatong yung CR lens. Ang sarap talaga ng buko.
So ayan mga kumakatim, no, natapos natin nalagyan ng pasyaboard. So bukas pwede na lagyan ng yan ng gutter. So yung sa gilid naman at saka doon sa kabila ay bukas na lang. Pagtulong-tulungan namin yan bukas kasi doon sa babaw kami magbarina yan pati sa kabila. So mamaya ang gagawin ko mamaya ay itong CR, alagyan ko siya ng king post para sakaling dumating yung materialis na CR lens ay diretso ng latagan para malagyan na rin ng bubong. So ayan mga katip, no, nalagyan na natin yung pinakapagpatungan ng power lens. So may nakalagay na level bakal dyan sa taas para malagay natin sa tamang levelado. Buti dito pinatungan ko na ng level bakal, level bar yung levelado niya para hindi siya magkasungki. So ang buladan niyan ay 70 lang daw yung sabi ng
i-bushing. Pero yung bubong dito ay tutuloy pa dito sa bandang siptik diyan. May itayo pang tubo. Kasama na siguro sa ano, sa parlins na orderin. Kailangan hindi ko pa malagyan kasi wala pang tubo. Pero yung parlins niya ay buong parlins yan, buo. 6 meters, sinukat ko na yan. Ay nasa 6 meters siya. So saktong-sakto lang ang isang length na parlins. Bukas, yan naman ang paglalagyan natin ng fascia board. At doon sa pati doon sa kabila. Yung sa kabila, buong fascia frame pa yan. Wala pang fascia board yan. Kumbaga buo. Kaya lang medyo mahirapan ako kapag ako lang mag-isa. Kailangan kong dalawa kami para may maghawak doon sa dulo. So yung door jam na sana ikabit natin ay hindi natin nakabit kasi yung bodega nakalock. Tapos naman yung caretaker doon ay kanina, pag uwi ko kanina, ngayong mga stress, ay umalis din. Bago lang umalis, nagkasalubungan kami doon sa kalsada. Kaya hindi ko nakabit. Siguro bukas na lang siguro para tulungan ko yung pagpadala dito. Kasi mahirap kung isang tao alang ang magdala nun. Ito na lang ang ating vlog, no, mga katimno, at maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel, na may mga tao pa rin na patuloy na nanonood sa aking mga video tutorial. So salamat, at sana mayroon kayong nakuha ang mga ideya para ma-apply nyo rin sa inyong mga trabaho. So kung may mga makikita kayong mga vlog ko na sa pagtrabaho, ay dagdag kaalaman na lang yan. Kumbaga ideya na lang, madagdagan yung mga ideya mo. Ganun lang tayo eh. Kailangan nating magdagdag tayo ng mga ideya natin kung paano mabilis, kung paano ang tamang pagproseso sa pagtrabaho, ang pagpatakbo sa trabaho, ang kasunod-sunod na trabaho. Diba? Ganda yan eh. Baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay huwag niyong kalimutan na magsubscribe para lagi kayong update sa mga bagong video natin na i-upload. So, God bless all. Peace.